Good morning, everyone. Okay, so thank you so much, Mom's Voices. Sound. May nipidagan tag microphone. Maglibog tag pilip. So thank you so much, Mom's Voices, for that wonderful message in song. Actually, ito is aduha maguro to na abtan ka na ko sa MVC si Sister Mantos karon Tigli, ano? Tigli. Si Sister Tulba, karon kanyete na. Oh. Ano ako mga friends ito, fans. And I was chosen as the president of alumni association at Mountain View College. Napilian ko dito na nga mga alumni, ano, ato mga seniors nga mag MVC makakaon dyan sa cafeteria o libre. Tapo ko na mong ticket, Ma'am Solo. Ngayon, ati manon dyan. So, I remember those moments, those times that we had. And of course, we praise the Lord for this wonderful Sabbath day that He has given to all of us. So, let us pray before we will start, or before I will share to you God's words. Heavenly Father, once again, we invite your Holy Spirit to give us wisdom. Anoint my lips, Father, as I deliver your word today. And cleanse us from all our unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. The famous love locks on the Pont d'Arc Bridge in Paris became a global romantic trend. You know why? Thousands, hundreds and thousands of couple will visit this bridge in Paris and they will bring this love locks, padlock. Kaya wala mo silang buhato dito? Ilang ipadlock ilang mga promises, ilang pakigsaan. For better or for worse. Till death do us part. Ang mga mag-uyab mo dito, and then they will make a vow or promise to their partner nga sila na dyan forever. And do you think all of this padlock, ang tanan nga nagbutang ninhi nga couple, hangtod karon sila gihapon? Many couple, they actually broke up, bulag, pero ilang padlock nagpabilin gihapon dito sa mga bridge sa Paris. And how about our padlock, our promises to God, our vows to God, our relationship to God? Naa pa ba ang yawi sa tuwa? Nakapadlock pa ba? It says here that falling in love is easy. Sayon ra ang mahigugma. But staying in love is very special. Young people, kita kagwapa, wow, panguyaban ko ni siya. Uyab na mo. But the challenge is to stay in love with that someone. Staying in love with God, this is the challenge. Nga magpabilin na itong love, our relationship to God after we accepted Him as our personal Savior through baptism. It is easy to fall in love with God. But how about our love to Him? Nag-stay ba? Or infatuation na ba? Or real love? Until now, kumusta na itong relationship niya kaniya? Bugnaw na ba? Or init pag-iapon? Remember, friends, that life and marriage is a journey. Only the faithful and loyal last the distance. Ang kinabuhi daw kami niyo, mura siya o panaw. Ang itong faithful and loyal, mura siya makasurvive. The same with our faith in God, my forever, kung loyal ka sa Ginoo, and if we are faithful to Him,
Pero nag-ingon din niyo, dili ni mo makita ang tinuod na gugma kung sa gamay na away makigulang na ka. Dili na siya real love. The same with our relationship to God, gamay na pagsulay, trials, challenges, problems, then mo give up na dahil sa itong faith, that is not real love. This morning, the title of my sermon is Living a Transformed Life in Christ. Living a Transformed Life in Christ. And our memory verse is found in the book of Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. This is the question. As we consider this passage, this text, several questions come to mind. Number one, what does it mean to be transformed? What's my book pasabot aning mausum? Second one, what is the goal for of transformation? What's atong goal? Kung ano magpa-transform ka, ma-change ka. The third one, what does one do in order to experience transformation or total transformation? Kung sa itong buhaton, aron ka maka-experience o kausapan. Here, the definition of transformation. The Greek word is metamorpho, to change into another form, from which comes the word metamorphosis, used to describe a change of form when a caterpillar becomes a butterfly. Moni ang transformation, metamorpho, aduna joy, total change. Oh, example, from a caterpillar, then it transforms siya into a butterfly. Total transformation. The famous Marlo Arizaga, before, nagpa-retoke siya, nagpa-transform siya ng physical appearance. Nahimo na siya na Xander Ford. May guwapo siya, kailangan siya kwarta, nagpa-retoke. Physical transformation, physical change. Charis, from Charis to Jake Cyrus, the famous singer Charis. Na yung kanta na ito ang like a pyramid. Pyramid ba ito? Taas ka sa tingog, dagan siya fans. But then, yung i-admit na dipan din sa babae yung na-feel like lalaki ang heart. Lalaki ako. Jake Cyrus. High pitch, kanyang ito, low pitch na karon. Physical transformation. Noon, mista. Ngayon, sista. Si Rostong Padilla, right? Rostong Padilla. Transformation, physical transformation, change sa ilang physical appearance. Amone. Kaniyad to Alden, meron? Aldren. Transformation. Dulo pa doon ang tabakuhon? Nandoy mo doon kung mahimong aktor, pero mahimong mo kung aktor ron sa Ginoo. Amen? Amen. Artista sa Ginoo. Sir John Mar. Kami na akong musulod ka sa PBB, pero din niya kami sulod sa Academy. It is because you want to serve the Lord. Kaniyan to, ilang taon-taon na ako kung igagaw nga si Jericho Rosales. Layo lang ang tagkaya kung igagway. Kaya kani si Jericho Rosales, wapo kaya ang magagway mo lang ang pwede kaya ng tubig. Pero iyan ihatag iyan sa nina sa ako ba? Ang wala, nasuot na ako. Before, na-assign ko sa Philippine Advent College, there was a time na may visit si Cesar Montano. Ya kung gitawag kayo, may picture sa nako.
Nagpa-picture ni Cesar Montano. Mga bakod dyan sila ng tawag, ganyan mga artista. But, you know, ang background nila ay nagpa-retoke. Dagan mas na money, dagan mas na kwarta. Pero kita nga tayo kwarta, ang atong iritoke, ato rin yung kinaiya. Our character, mga dyan importante. But some people, they want some changes in their appearance. Pag New Year, dapat nga nila po kung pahapay sa buhok, next year, din nila po. Sunod, patindo. Sunod, pagulaw. Diyan na. Physical transformation. But the idea of being commanded by Apostle Paul is this. Christians are to undergo a complete change. Complete change. Which under the power of God will find expression in character and conduct. Kinaiya di ay ang dapat ma-change. Not only our physical appearance, but especially our character. We, who are caterpillars, mga ulod ka neto, are to become butterflies. Adunay total change. O changes ito ang life. No, Paul uses the passive voice, indicating that transformation is something we allow to be done to us. Nga mo change sa tuwa. Not something we do by our own power alone. Dili kay kita nga mag-usap dito, mag-usap dito, mag-usap dito, mag-usap. Rather, we submit to God's power and by His grace, we become a new creation. It is because of God, it is because of His Holy Spirit that you and I will be transformed, that you and I will be changed. It is not because of our own power. So, tumudin is sa Ginoo. Nga mausog ta kung kanyato, inyani ta, palaaway ta kanyato, after we accepted Jesus Christ as our personal Savior, we are transformed. O, inyani na ta, inyani ta, smile, katawa. Sister, ang isabal. Bisa plastic na smile, smile lang. Pero ikaw ay isang sige katawa. Kinahanan ta, doktor. O. Pero magsikagbasa dahil sa iyong message mo, Uya, I love you, I'm sorry. Iligod ka riyan. Okay pa nga siya. Kapainspire na sa iyo, ha? But remember, that the goal of transformation is to become like Christ. Mo na itong goal, to become like Christ. Now today, let me share to you my true to life story. Kung ano nagpastor ko. Boys, I believe some of you will become a minister or pastor. Basta din lang musunod ni Pastor Tibuloy, pastor din mo sa Adventist, no? Kaya kanya ito, mula ito ako ninyong maringanin mo dito ako mga baroko. Inanin mo nagbaya. O, dyan eh. Classmate ni Ani ni Abloy, no? Brother Tulba. Mga skaters kanya ito. Ako kanya ito din ni dancer. Break dancer. Hip-hop. Kanya sa mga punks. Ako mga classmate din ito. But you know what? I want to share to you my true-to-life story kung anong nag-enroll ko sa School of Theology. So this is actually my statement of calling. So before you will enroll in the School of Theology, you will write 500 words. Statement of calling. Anong magpastor ka? Magpastor ko kay Dagan Chicks. Magpastor ko kay Sayondra. No! But here. Way back in the year 2006, maybe some of you already heard my story. Year 2006, ngayon pa ko, marapa ko ko, tulabong, niwang kayo. I joined the group from Mountain View College during that summer canvassing work at Zamboanga City. One time, nagdala ko sa compact bag, pauli sa balay, bugat kayo dala ang libro, nakakita ko og SIM card. Ako ang ipunit ang SIM card, and then after panapos sa mga quarter, nawala kong cellphone sa mga cousin, ang di-insert na pa ay load na 3,000 load. So dito rin butas ako na uy, kay Anas mata at ako nang iuli sa tag-iya. Yun, kanbasa na ko ang tag-iya, brother manatid. Kanbasa na ko ang tag-iya, then maybe he will give me some awards or rewards. Kaya akong diuli siyang SIM card. Pakontak na ako pagkabing low, ma.
sa phone book, naka-save din to sa SIM card ang mga number, i-contact na ako. Ah, sige, makita tayo, Tagalog, makita tayo in front sa, dito lang sa Boulevard, in front sa Kawakawa Estate Church. Ah, sige, ma'am. Tapos, pag-abot dito, ligod-ligod kumiabot siya. Hello, sir, ikaw ba yung nakapulot sa SIM card ko? Yes, ma'am, ako po yun. Dahil huling na po, dali ka, sama ka sa akin, doon tayo sa Brent Hospital. Okay? Unahan na siya sa Kawakawa Estate Church. Pag-abot dito, he was thinking of rewards, mabot ang media na ABS-CBN, yung interview na po, dahil pasalamatan ko niya. Uy, kinamay ang ABS-CBN dito nga, nag-branch nila. Few moments na nagtindo ko dito, miyabot mga polis. For automobile, miyabot dito na tagal kayo mga polis. Uy, saan naman eh? But since ang akong gigawa is maayo, ako naman na is more on positive rewards. Hindi, ginaod man ang polis. Sir, Dong, ikaw ba yung nakapulot ng SIM card? Yes, sir. Smile, smile pa po. Yes, sir. Halika, sama ka sa amin sa presinto. Ha? Bakit, sir? Sir, basta. Doon na tayo. Doon ka lang papaliwanan. Kung nauna ka lang dito, guro ko interview sa police station. Ah, sige, sir, let's go! Ako yung ganito. Anong way po, ah? Pag-abot dito sa Tituan Police Station. Manday ko sa City Police Station, sa Tituan Police Station. Lincoln na to. Exactly 9 o'clock in the evening. Ang tagiyan, gantang ako. Sino pa salamat na ako? Ano na akong award? Ano yung mga reward? Wala pa nga yung media. Interview na ako. Kuykin, sumunod na akong ilawas. Without uniform sa police. Nasa dito. Dok. Gidiritso man niya nagpapakat ng ulo. Boom! Pak! Tingsa kita ko tagok, tangkugo. Kawatan kang dako! Ha? Kawatan ka! So, ano ba sir? Napulitan naman na itong SIM card. Dili mong gikawat ang cellphone, ha? Wala man sir, nagaray kawatan. Mungol, boli. So, bagong pa niya. Kutukutuk, boom! Boom! Ah, ganyan, iniwan kayo. Wangki kayo. Ah, tiuro ko. You know what? Ang katuloy SIM card na akong napunitan niyang people, bantay niyo niyo, ang cellphone, di kawat. Dilatay ang SIM card, napunitan ako. Then di uli na ako, ako'y napasangin lang na nagkawat. Dito na, ikulata ko maayo. Lap! Ako, ma'am, lagta ko sa iya, ma'am. Ma'am, ako nangawat, ma'am. Ako nang iuli ang SIM card niyo. Ah, bakit siya? Then, duma na kabukdag ko kayo ng mga tao, mga polis, dito sila, wala sila nag-uniform. Itabangan ko nila o kulata. Kuha ito, batuta ka sa. Tama na. Ha? Sabihin mo na sa akin, isumbo mo na kung sino yung mga kasamaan mo dito sa Zamboanga City na mga magnanakaw. Kaya mga LE man yun, sir, actually, I'm Aldrin Rosales, representative of the Philippine Publishing House, and we are here to work out our scholarship. Dayon, representative ni sa Home Health Education Service. Missionary, Mr. sa Seventh Adventist Church. Imong na wong, missionary! Gusto ko ito akong naroon sa mga taski ko po. Brother Abloy, gisi-gisi ang pantalon. Kaya humanap ko mo niyo kanva, sabi niya, kawatan ko ng naong palandaan. Di kasaligan, didugsak kita ko niya, batuta, di sa kiri, ah! Pati sa kita, ikusugman ngayon pagkadugsak yun. Dito, loko na ko, 10 o'clock in the evening, may sunod ng mga parents, kayo mo visit sa mga prisoners, sa ilang mga relatives. Kung si Salana, kawatan na siya, at dapat na nung, sipa ko na ko, dito na ko sa salong, nagligid-ligid. You know, friends, 10 o'clock, 10:30 in the evening, mingaw na ang police station. Then, niguyog na ko sa Osaka, kaning bodega, vacant room na investigating room nila. Pagsunod dito, diritso na yun, ah, ditabangan ko lata. Sumbang sa gang, ato po, sumisagan ko, tata. Di man dyan ko mataba, kay liwang na kayo. Nadag ko kay lawas. Ako lata ko ngayon, pilit na ko sa bumbong. Dito, wala na ko'y usok, wala na ko'y mabuhay. And that time, pagluhod na ko, luhod na ko, kaya hindi naman ko katindog, ibulbog naman kayo, magigulatan ako nila. Dapat ko iglawas. Pa, luhod ko.
Then bunala na ta akong ulo o batuta. I pray to God, Lord, please help me. Tabangin yung Ginoo. Please help me, Lord. Then I cry to God. In that time, makatong dakuha na taong bunala. Uy, tama ra, ikawatan kang ako. Sipa, kawatan kang ako. Na-realize din mo nga sala yung dibuhat. Then I thought nga bunala na akong kapubo din ipas na dinong tako ato. So I keep on crying, I keep on praying to God, Lord, please, if you will give me a second chance, then I want to become a minister of our church, of the Seventh Adventist Church. Kung atagan ko nimo second chance nga mabuhi, magpastor ko Ginoo, kaduog man ang atong, nabunan ako, ay ang nagkulatan ako, ha? Tama na mo di buhat, edibunyo ka? Ah, sipa na to, pak, sarasay. And 11 o'clock in the evening, you know, friends, giguyod ko, wala na ko, di na ako katindog, giguyod ko, mura ko kirok, mura ko bago, giguyod ko si Gawas. Mingo na nagpresento, wala na yung tao. Four of them, you cannot forget that moment, four of them, dito na, nakuha ng 45. Pa! Salvage na. Luhod na ko, anak. Lord, this will be my last moment. Kung buhi mo ko nimo Ginoo, pastor jud ko. Ug dili ko na bahala na ko basta kay mamatay ko nagbuhat sa bulaton nga missionary ko. Dito na yan ang gitiyon sa akong agtang. Pak! Pitik! Pagkablit niya ako ni bala. Bala ko, nagupon nga first time na ako, 16 years old, para kita ko sa inyong diyana sa magtang. Hilang mama! Kung pwede man ako, mama, papa, why makaibalong? May anak ko sila, wala yung makaibalong, why mama, papa, dinig. Impas ka, basta di ka matukan. Nanang mo, yung matong ikawa, tumang kaugan. Anak mo, pira na po, pa! Huwa man gihapon. Ang isa, may tagsako, gabi, itong sako din, baby. So, matukan ka, o isulot ka na mong sako, ilabay ka na mong sa bulibar. 12 o'clock, 11:30 in the evening. Dito na. Mingo na sila. So, sa dawato may mong kawatan ka, or magpapriso ka. Ko, sir, magpapriso na lang ko, sir, kaysa dawato na ako ang sana na wala nang gibuhat. Ko, sir, missionary ako sa Adventist, sir. Nga kay that time, wala ko ng mga idea ng LA. Tama na nang gibuhat! Agibuan ko pa, kuhang pakos, dihansa ko sa prisuhan. 11:30, 12 in the evening, dito ko sa prisuhan, na priso ko sa Tituan Police Station. Luhod na ko niya sa bumbong. Lord, kanta ko, why have you chosen me? Yan ang mga pinrisod ko, sigsumbab. Kawatan ka, sigdokor tinurod. Dito mga priso ka, bibigyan ka pa masunod ka dito. Mga drug addict, mga naaptan sa curfew, mga hububoy, kawatan. Ah, magdala ko, pala daw, ha? Dito ang poko, wala dito sa kalumbali niya. Zero come to the world, ikaw na bahala sa buha, mamatay ba ni? Basta kayo maluwas mo, mga importante. 12, 1, 2, 3, 4, 5 in the morning. Grabe, whole night ko na priso. 5 in the morning, iablihan ang prisuhan. After I pray to God, wala dito ko nakatulog. Then, ang nag-open sa door sa prisuhan, ang katulog ko ng kulatan ako. Kumana ni, pati yun ako ani, salvage na. But you know what? Gidala ko nila sa Zamboanga Health Center. And my leader, Winnie Aklo, nagulat din sa ako ah. Pagkabot dito, giposasan na gano'n ko, nagsurisuroy sa syudad. Kaulawa ni, ito isa ka. Surisuroy, libuti ko, pagkabot dito sa Zamboanga Health Center, di welcome po, mga 40 minutes po ko ay, welcome, I'm great, welcome back. Nangis ka naman. Ako, ako may ingon, may kulata rin kong manggoy. Dahil ang leader, may perma siya na release without any physical problem or injuries. May perma siya sa ating polis. Doon ba sa tibal? Pagod, hila, ay, hindi ko nga tayo nito. Puno, hindi ko nga check up, trauma, grabe. Ano akong nabuang ato na time, ang solo. I was studying before at Marian College, third year. Dito na, makita na itong bata na ako, ako rin makakita. Story-story ako, uy, kumusta na ka? Let's go, canvas na. Layon, kung man kayo, i-invite me sa Tunguradyo. Kinamati Adventist ito nga na work. Dito, sorry, sorry, ikulata ko. Nabaliyong sa whole, sa Buanga City. We pray ko, worldwide, isikat kayo ko at tumatay na nag-ikulata ka, isudan dito.
hala, ang polis ay iyan ang mapatyo. Sundat-sundat ako niya, hindi na tinuod din ang warta ko. That's why I transferred here in the academy. Kaya nitago ko ato, ma'am. So this school, kanding a school, nahin mo din ako nga house of refuge. Okay? Fortress. And while studying here in the academy, way back on the year 2007, nagsigi ni og hearing. Kabantay mo nga, muhawa ko si Swinhan, muhawa ko sa Bonga City. Nakoy mga bodyguard ng mga Adventist, mga Marines. Sige ko nag-supportahan kay Patyo naman ko ato. Ito for four hearings dito sa Bonga City. Was a kebalo nga din din ko itago sa academy. And during those moments that I studied here, I stayed here in the academy, I do my best for the glory of God. Young people, nahimo ko din ng IY leader, grabe yung transformation ako ato, pero makita ka ito bata na ako yung kuyo. Nakura po yung makita, grabe ang trauma na ako ato matay. But, you know, I remember that time that I made a promise to God na kung mabuhay pa ko, Lord, I will serve you. I want to enroll in the School of Theology in Mountain View College. Kung ino pa kong buhay yun, God gave me a chance. Ang akong attorney sa Attorney Jalog ni Pusil, during sa worship sa simbahan, na-dismiss ang akong kaso kaya ang akong kalaban, badigger pa rin sa mayor. Wala ko yung nabuhat, na-dismiss. Kung malusod ko, patyong din ako na siya. And all those pastors, mga directors and presidents conference, they prayed. They prayed for me and then they told me, Pastor Adren, Adren, mga Adventist man ta, sa iloon na lang natin. Sino sa iloon? Ano ba naging ko lata? Kukuman. Ito, sukuan na ako. But then I realized, later on, napa-assign ko sa Bonga City. Okay, balikan na ako ito, nakulatan ako. Okay, patyo na ako. Ha? Pastor na ako, na-assign ko sa Bonga City. Ang akong tumong is, mupatay yun ko. Dito na ako sa Zak. Miagi-api na ako sa Tituan Police Station, Batintay lang ang gawa sa doon. And then I report na doon na ako during that war in sa Bonga City, napusilan na siya. Ko, oh, bakit niya? Buhit pa ron. Napusilan niya ang lubot. But, tinood, may report nila. Ako itong bisitahan kay akong Bible studyhan. Because of you, sir! Nahimo na mga pastor, tumutin mo kulata na kapasahan mo sa Ginoo. Pero nga dyan ako sa kitan, napusilan na tayo. But young people, I made a vow, a promise to God, na mahimo ko nga pastor. That's why God sent me here to the academy to train me, to mold me. And God uses our teachers nga nag-train sa kuwa. That's why I'm standing in front of you. It is because of God's providence. It is because of God's grace. Nabuhi pa karon, amen? O nilun, nabuhi pa ta. He will make a way for you. Muna nga nag-pastor ko. You can have a testimony without the test. All of us will be tested. All of us will experience those hardships, trials, challenges in life for us to become a better person. Nga mahimo ka na real Adventist, nga di ka mahadlok sa mga challenges. To tell you honestly, boys, dancer ko ka niya doon. Ablo, yung iba naman sila din eh. Break dancer. Sila na nato sing skateboard dito sa dorm. Breakdance speaking, usama itong you've got served ako na. Before sa worship, okay, showdown sa ta. Pag-abot sa balay, EY leader ko, yung ikias ko pag-apon kayo mag-showdown dito si Sayaw sa muskilahan. Patuloy na ako sa balay, nagpalin ako niyo. Okay. Ma! Sabang ba? Sakit ka na, nagkaba. Okay, EY leader ka, si Sayaw ka, yung ikias ko dito sa balo. Ma, baba. Lord, gila. But God transformed my life. Prayer can transform a person. Ang akong mama, sigurad yung ampo sa ko. That's why, right now, from a dancer to a preacher. Amen? Amen. I don't know, some of you will become a pastor in our church. No? Some of you will become a mayor. Na-meet na ko ang mayor sa Don Victoriano. Usa kay sa ka-alumnos din ni sa Western Mindanao Academy during the time of Pastor Nerman. Uy, Pastor Adventist, dili siya Adventist. Di ano kung middle-weight sa Academy na to? Mayor na siya karon sa Don Victoriano, kaya taga-dito man po na akong wife.
God will transform us. He will change us if we keep only asking the Holy Spirit. Pray for transformation. Ingat na. We cannot change ourselves by our own strength or meritorious works. We must submit to God every day. It begins when we are baptized into Christ. For there we experience the working of God. That time, a change time to live. Second one is to live like Christ. Jonah. Jonah. Aras si Jonah. Wa niya gituman ang suko sa Ginoo. Gitukok siya sa dakong isda. Gibukwak siya. Dito siya ang mission. Many times in our lives, young people, brothers and sisters in Christ, that we go away from the calling of God, adik ko diha sa academy, na may swildo. Dini ko sa gawas, ang Ginoo mo intervene. Dili ka, balik ka, di ka bagay dito. Dili sa ka, mo serve sa ka nato. Dili sa ka dito. Dili sa dito ka. Friends, we serve a God of second chances. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. So God gave Jonah a second chance to serve him. Tingnan niyo, Simon Peter, si Pedro. Pag nakaw niya sa water, nawalan siya of trust and confidence and faith to God. But God saved him. That's why, even though he turned his back on Jesus, God forgave Peter and reaffirmed his faith. He repented and continued to share the good news even until his death. 3 times he denied niya si Jesus Christ, but God transformed Simon Peter. Ugnahin mo siya na extraordinary nga disciple. Moses. God called Moses to lead his people out of Egypt. King David. King David gitawag siya sa Ginoo despite of his sin nga iyang nakumit. But God transformed him. That's why David was ang iyang tawag sa Ginoo a man after God's own heart. God form us, sin deform us, Jesus can transform us. The only God, only Jesus can transform us, can change us. Zacchaeus, no heaven be changed, yes, you know. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. Matthew chapter 9, verse 12. All of us, we are sinners, and we need that doctor. That doctor is Jesus Christ to heal us. Apostle Paul, before sinayin mong Paul, Saul pa, kaningan to. But God intervened and God changed his life. Saul became blind to be Paul, the greatest missionary of all times. Si Saul nga palaway, persecutor, ipamatay ang Christians, gitransform na himo siya na Paul. How about us, brothers and sisters? Mura ba gihapo na itong kinaya or character? Or president said, all change is hard at first. Messy in the middle, di magkalimaw, and so beautiful at the end. Ingani di ang kabaguhan, sugod lisod pa. But remember this illustration, not all transformations are visible. Outside wall, grabe, kabuhan na niya ay, nagbago na din siya ba? Pero gamay na pa dahil kayo, ang sasunod dahil gamay na kayo bunga. O, di may put? So what is important is our character, the inner man, our attitude. So although makita sa gawas, wow, mula ka o ng mga steps to Christ. Dahil mabuhat mo ng Acts of the Apostles. But deep inside ang life is great controversy, dakong away. So we need to look at ourselves. Not those people around us, nga ito ni Matay na ikaw, dito ka ma, impirin mo dito ka, dagway pa lang nimo, impirin mo na katulok. But then, nalimutan nanta sa tuwa nga ito, galingon. This is now the prayer of King David. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So every day, this should be our prayer. Create in me a clean heart, O God. Because transformation is not a future event. It is a present day activity.
So every day we need to be transformed and allow the Holy Spirit to control our lives. And the only book that can transform us, maybe books can inform you, math, science, sa patiha. But there's only one that can transform you. And what book is that? The Holy Bible. Take time, students, take time to open your Bible. Read your Bible. Pray every day. So that you will be changed like Pastor Eugene de la Pinha. Pastor Eugene de la Pinha, he was once a gang leader, a gang man. Kani sila mga kawatan, matupas sa mga testimony. Gang leader, drug addict, but God transformed him. Grabe yung experience kanya ito. Pero nga rin yung mga pastor, from Luzon, Visayas, Mindanao, ni Ikea sa Presuan. God called him. Mga addict kanya ito. Pero nga rin mo niya, soldier of God. God chose him. The same with us. So, forget all those past events sa itong life na itong masala. Year 1995, that was the time that my place, Ipid, Sambonga, Sibugay, was attacked and burned down by those rebels, mga rebelde, MILF. Mone may tabo. Mone ang event. 5 years old po ani na time na gisulong ang among rapid sa Ipid. Gisulong. Mga bangko, mga polis, kamatay. Lo and behold, this person here, Kuya Jun, started to be high-ranking rebel in 1984 as he became the troop commander of the 813, 3rd Mobile MNLF. And on 1993, as he led the pirates in Zamboanga del Sur, on 1995, he stood as field commander of the Abu Sayyaf group of Ipil Massacre. And the following year, on the 73rd, 101st Brigade in PA at Barangay Pinaranda. On 1999, he ranked as a troop commander of the known Kuratong Baliling at Barangay Ganjangan, Imelda, of the same province. And for 7 years, since 2000, he was assigned as the company commander of the 6th unit base of MNLF at Parang, Maguindanao. But, nahimo na ko siyang classmate sa MBC. From a commander of the MNLF, MILF, in PA, Kuratong Baliling, nag-lead commander din sa pagsulong dito sa Ipil, ilang isunog, he is now a pastor. Pastor Wahab Ampatuan Gumanding Jr., he is a Muslim. Now, he is dedicated to share the good news of salvation anywhere in the country. But to his hometown, Barangay Long, Ligwasan, Mars, Kabuntalan, Dinaig, Maguindanao, tuwa sa diturun siya ang pastor. He's the only pastor that can enter the mosque. Mosque. Mga mosque. Siya lang makasunod. The pastor's advocates. And he conquered our Muslim brothers because he was once a killer. But God changed his life. Wow! This one person who used to lead others to kill was now a dedicated Christian to lead people to kneel. A new person, never to grovel again in the mountains, never again to waylay. A person that won't detain the truth he received, once fully armed with guns, now equipped with the Holy Rift. Kaniadto nga ginadala niya pusil karon ang iyang armas. Kuri a 66 caliber na ang atong Bible. Because God transformed his life. Niadto na banggaan siya, na admit siya sa konsentaryo, biyampuan, bagusadihan, nagpastor sa MBC ang usa ka commander sa rebelde. God changed his life. How about us? Kumusta? Nausog na ba ta? Or mo oray gihapon? Kaniadto hangtod karon or magyapon ko pastor? Hantod kong pahulay. We need to be transformed and allow the Holy Spirit to transform our life because God wants to transform your life. Today, I'm about to end my sermon. God is knocking at the door of your heart. The question is, are you willing
willing ba ta nga itong i-open itong heart and allow the Holy Spirit, allow God to possess us, to empower us. God wants you and me to be transformed. That's why we need to live a transformed life in Christ every day, especially nowadays, because He is coming soon. To end my sermon, let us sing this song, I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Though no one joins, because every day He keeps on knocking at the door of our heart. Let us allow Him to fill in our hearts for us to be revived, for us to be transformed. This is my prayer this morning. God bless you and happy Sabbath.
Let us all stand for a word of prayer. Let us pray. We thank you, loving Father in heaven, for the messages that we have heard this Holy Sabbath day. We thank you, Father in heaven, for the message of Pastor Alden, that may it be, Father in heaven, that you will transform us from sinner into Holy One for us to live in a heavenly kingdom that you prepare for us. Father God in heaven, we are praying continuously as we continue to strive, as we continue to serve you and worship you, and as we wait for your soon return. May it be, Father God in heaven, that in your soon return, all of us will see in the heavenly kingdom that you prepare for us. May it be from small ones to younger and older ones. Nothing will leave us in this place, but all of us, Father God in heaven, will meet in the heavenly kingdom that you prepare for us. As we depart your ways, may it be that your protection will be with us. May it be that you will send holy angels to guide over us and to protect us from any possible harms and dangers. We can do nothing without you, Father God. In these last days, we would like to ask you that may it be that the Holy Spirit will be with us so that we can continue our service and we can continue to share your good news, to share Jesus to others. Please forgive us from all our unrighteousness, for in words, in thoughts, and in deeds, for we are sinners, and we are just like a filter that we can do nothing without you. We will submit everything to you, as you said in 1 Peter 5:7, that we will cast everything unto you, and you will do it all for us. I pray these all things in the loving name of Jesus Christ.